Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, ito po mula niyong coach, PD Master Daniel Gauso. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ayan, round number 6 na po ng ginaganap na FideChess.com Grand Swiss 2021. Ayan, ito po ay nangyayari ngayon on the board kasalukuyan sa Latvia, Riga. Ayan, kung saan po no, nanggaling ang world champion na si Mikael, the Magician of Riga, Tal. Ayan, so grabe no, since sa bayad niya po ginagawa yung torneo, may mga ilang player na parang sinaniban ni Michael Tal eh. At walang iba po yan, kundi ito pong si Daniil Dubov ng Russia. Aba, eh, nag-alatal po kasi sa laban niya kay Ivan Saric. Ang tanong, gumana kaya? Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Daniil Dubov, siya po ay nag-e4, so Sicilian. Nag-c5 naman itong si GM Ivan Saric ng Croatia, nag-knight f3 lang, nag-d6, and then bishop b5 ang pinawalan, chinek agad. Ito po yung tinatawag nilang Moscow variation na medyo may hawik po ito sa Rosolimo. Yun nga lang, wala pong knight c3. Rosolimo kasi knight c3, saka naka-knight c6 eh. Anyway, nag-knight d7, nag-castling, nag-a6, sinipa po yung bishop, siyempre umatras yan. Bishop d3. Ayan, linya po yan ha. Mukhang hinarangan yung pawn pero okay lang kasi may mga idea naman yan na c3 atras dito, makakapag d4, parang Sicilian Alapin na medyo weird nga lang na konti ang simula. Ayan, so nag knight f6, develop lang, nag c3 na nga, and then nag b5, apa, nag expand agad sa gilid. So si Dubov ayaw niya yan, kaya nag a4 po siya para biyakin ng maaga. So ang pinaka-threat mo ng a4, kakainin, aba libre yung tore, tapos nakangon pa yung pawn. Kaya ang ginawa matindi, nag bishop b7 lang si Saric. Sabi niya, sayo na yung pawn ko, pero may counterplay ako sa a4. Yung pala yun. So ang ginawa po dito, kinain pa rin eh. Kinain, and then nag-rook takes lang po dito sa tore, kinain po yan ng reyna, ayun, tatlo na ang nakatutok. So, ibig sabihin, undependable na yan. Pero nakahang naman ito pong B5. Ayan, so dito po, no, instead na depensahan, kainin yung pawn, matindi yung ginawa ni Dubov eh. Nag-knight A3 lang develop. So, ang gusto niya mangyari, sa'yo na sir yung E4, pero knight ang kakain sa B5, with a threat po yan ng knight C7. So, ginawa po dito ni Saric, tinulak niya B4. Ayan, sinipa yung kabayo, tumalon sa B5. And then, Queen A5, simply defending the threat. Ayan, so tandaan, yung E4 nakahang pa rin. So, dito po, kinain lang ni Dubov yung B4. Kinain lang din. At sa ngayon, no, ayan pa rin yung problema. Wala pa rin, kailangan ng depensahan. Pero si Dubov, nag-alatal na talaga eh. Sabi niya, nasa Riga ako. Kailangan tirang tal to. Instead na depensahan yan, aba matindi po. Iniwanan pa nga, nag-bishop c4 lang. Ayan, binigay ng buong buo. Grabe yan. So, syempre, etong si Saric. Aba, dalawa umatake, zero defender, kakainin ko po yan. Ang idea pala ni Dubov, kaya na ginawa yan, gusto niya pong makapag d3. Ayun, so nakagain nga ng development, no? Sinipa yung kabayo, yun nga lang, etong si Saric. Sige. Total, gusto mong puro talbos ang mga tirada natin ngayon, eh, tirahan din kita ng hindi umuwi, matapang, nag D5, counterplay. Yun, napakaganda po ng D5 na tira. Kasi nga po, pag kinain po ito, kakainin yan, magkukunik pa nga yung mga pawn, yung knight medyo kailangan umatras, pero of bishop pa. Grabe, no? Tagilid yun pag ganun. Kaso, si Dubov, may hinanda pala. Alam ko nang parating yan, sir. Kaya nga, ang ititira ko talaga dito ay Bishop F4, binibigay ang Bishop. Bakit po? Pag kinain mo kasi yan, at least may check, hindi po siya makakasling. Tapos babawiin mo dito, mamaya-maya, eh nasa gitna yung hari. Example, tuloy nga natin para makita nyo. Kain, no? So, knight C7, pasado, king lang po dito. And then, saka po kakainin, ayun, nagkaroon ng magandang counterplay. King at the center, eh. Kahit na pawn up. Lamang po dito ang puti. Ayan. So, napilitan po dito. Gumawa din ng interesting idea. Ito pong si Saric. Siya po ay nagbigay ng pawn. Nag-E5 lang. Ah, grabe laban ng dalawa. Libre po yung E5 eh. So, gumugulo na. Kasi, nakahang yung bishop. Nakahang yung kabayo. Nakahang yung bishop ngayon. Pero libre yung pawn. Nakahang din. Aba,
Ewan ko sa inyo. Basta, ang ginawa po dito, nag-nitex lang si Dubov. Ka-nitex, nag-citex D4. Ayun. So, kasalukuyan, one piece up dito si Sarik. Ang iniisip ko, ah, baka kakain ito, babawiin. Yun nga lang, pag binawi po kasi yan, may kain din dito. Eh, one piece down ka pa rin, sir. Tagilid po yun. Pero itong si Dubov, matindi talaga eh. Hindi po binawi yung kabayo. Ang kinain niya dito, ito pong pawn sa C4. Ayun, so para lang madepensahan. Tapos may threat po siya ngayon. Kakainin niya yung yokababs doon kasi nga nakatreat, mapamati yun. Kaya persado pong mag-react. Ang ginawa, nag-knight takes E5, nag-bishop takes E5, at sa ngayon po, kung bibilangin niyo yung pyesa, lamang ng isa ito pong itim. Yun nga lang, yung king po kasi uncastled pe. Yan po ang compensation na kinuha dito ni Dubov. Nagbigay ako ng isang bishop, pero yung king mo, tagilid. Yan po kasi isa sa mga advantage na dapat yung tandaan na king safety, very important. So may mga threat po yan na pwede siguro bishop c7 or knight c7, may mga rook e1. So yung king po eh maatraso. So ginawa po dito ni Ivan, nag-bishop c5 na hindi po nagustuhan ng engine. Naging equal daw po eh, 0-0. May tira daw po, may konting kalamangan daw ang itim, eh f6. Yun nga lang, no? Pagka f6 kasi, medyo nakakalito ito eh. May mga gagawin pala dito si Dubov. Like, rook lang po sa iwan. Ayan, no? Kasi pag kinain daw po ito, meron pong queen h5. Ganun pala mangyayari. So, pag tinulak mo, kakainin ka, check, ganun. Ayan. So pag umiwas ka naman, king d8, pwede kang tiraan ng queen takes e5 na. Ayan. So, sa ngayon, dalawang piyesang lamang ng itim. Pero, wala pong magawa yung mga piyesa na yan. Natutulog, hindi basta-basta makagalaw. May mga check to, may mga check dyan. Ang daming check. Kaya nakakatakot. Ang ginawa niya po ay sinimplihan eh. So, pagka bishop takes e, nag-bishop c5 na lang. Ayan. So, siguro, ang mga gusto niyo mangyari, pag nag-check, tatakbo lang doon. Ayan, dahan-dahan. So, one piece up pa rin. Yun nga lang yung king d7, pero one piece up. Pero si Dubov, may plano pa lang matindi dito. Kasi pag hindi ka din nag-react dito as white, magkakasing na yan eh. Ang ginawa niya, pinigilan lang po mag-castling bishop d6. O, papindalit yung mga pyesa. Siyempre, kinain po yan. Nag-knight takes check. Kinain po ulit. And then kinain. So, sa kasalukuyan, maliwanag po, no? Isang piyesa po lamang dito ng itim. Pero yung king niya po, eh, malapit nang mamatay. Isang check na lang. Ayan, no? Tatagilid na. Kaya, ang ginawa po dito, para po madepensahan yung check na yan, eh, nag-bishop po sa c8. Pagka bishop c8, nag-rook e1 pa rin check. So, hinarang po yung bishop. At dito po, tumira na naman. Ang medyo interesting ito pong si Dubov. Rook d1. Grabe, no? Sugswangan lang ang datingan. Ang idea po nito, napakasimple lang. Wala ka pong hamon sa d8. Tapos, dadahan-dahanin kang tulak-tulakan. Yun ang pinakagusto. Hindi po pwedeng kainin yan. May check. Tapos, check doon. Tapos, pagsakto mo rin. Ganun ang mangyayari. Kaya napilitan nag-queen e8. Depensa lang sa ilalim. Pagka queen e8, c5, tinulak pa rin. Nag-queen c8, c6, tinutulak pa rin. Kasi hindi po makagalaw eh. Hindi makagalaw ito pong black king. Walang magawa. So, dito po, pagka c6, nag-h5. Ayan. So, since hindi nagagalaw yung king, hindi na mga castling, tanggap niya na. Kaya po siya nag-h5, aangat yung tore para magamit. So, dito po, nag-rook e1 lang. Nag-rook h6 na nga. And then rook e5, matindi yung rook e5, very interesting yung idea, no? Pwede po siyang pumunta dito eh, ayun. Yun po yung mga gustong gawin eh, kaya nga ang ginawa po dito, nag-queen d8, pinalit yung reyna. Nag-queen takes b4 lang si Dubov, ayun, so bumawi. Ayan, hindi po mamamatay kahit may check sa d1 kasi may harang ng tore. So dito po ang ginawa, nag-queen c7 eh. Alright, so pagka queen c7, threaten po yung tore, threaten din yung pawn. Ang ginawa naman, queen c5, depensa pareho. Na queen e7 talagang pinapalit. Siyempre, kung ikaw si Dubov, wag na wag mo ipapalit. One piece down ka, tagilid ka sa endgame. Kaya queen c3 lang iwas, nag queen c7 ulit, nag b4, ayun na, tumulong na po yung pawn. Ako po, medyo nakakatakot na, pero sabi ng engine bar, equal lang eh. Pagka b4, na king e7, umangat. Pagkaangat po, B5 tuloy-tuloy, nag-rook H8, babalik para dumipensa. Nag-queen G3,
Pagka Queen G3, may threat po yan na Rook takes E6. Pag nalingat ka, libre yung reyna mo kasi check yun, discoveries. Kaya ang ginawa po, nag-Rook D8. Ayun. So, ang gusto niya mangyari dito, sige, kainin mo yung reyna ko, Rook takes E6 ka. Pagkabawi ko dyan ng King, kainin mo tong Queen ko sa C7, mati ka naman sa D1. Kaya nga si Dubov, nakita yun syempre. Siya po ay nag-H4 muna, pasingaw lang. Pagkatira po ng H4, under 1 minute and 18 seconds, nasa move 34 pa lang sila. Ito pong si Ivan Saric ay nataranta James na. Siya po ay nag-blunder. Tumira po ng King F8. Ayun. At pagka King F8, guys, kaya niyo bang hanapin kung nasaan ang winning move dito? Talagang si Dubov malatal eh. Ayan, so ang gawin niyo po, i-post niyo po yung video. Ayan, pagka-post niyo po, bilang ako kayo ng 3 segundo, tapos i-play niyo na. Alright? 1, 2, 3. Ayan, so play niyo na po. Nakita niyo ba? So, congrats sa mga nakita. Pero ang ginawa po dito ni Bob, talagang nagwala na ng gusto. Rook takes E6, binigay yung tore. So, discovery po sa queen yan. Siyempre, automatic ang gagawin mo. Hindi mo pwedeng kainin to, di ba? Kakainin mo muna yung reyna. Pagkakain sa reyna, kinain lang ng pot. Tapos, kinain po yung tore. At sa kasalukuyan, one rook up. Ito pong item. Yun nga lang, yung tore po, hindi kaya mandayan. Yung dalawang connected passport. Dahil pagkatira po ng C7, ayan na. Iyakan time na po. Dahil, let's say, pumunta ka dito para defensa, tutulakan ka. Pag nag-king move ka, tutulakan ka ulit and then mapopromote. Okay? Pag naman ikaw ay chumek dito, gusto mo sa likod sana, king move lang. Pagkapunta mo sa likod, tutulakan ka pa rin. Ayun. Tapos B7 pa rin kasunod. Ibibigay yung 10 pawn, mapopromote yung isa. Kaya ang ginawa po dito, hindi na iniwas eh. Nagbaka sa calls, nag-king move na lang, kinain. Siyempre, babawiin mo yan. Nag-king move din. King move. At eto po, tinatawag nilang outside pass pawn. Medyo delikadong-delikado po yun sa endgame kasi porsadong puntahan yan ng Black King eh. Ngayon, pag pumunta yung Black King dyan, yan na nga nangyari, o punta ka lang doon. Ang ginawa naman ni Dubov, lilimasin na yung pawn sa kabilang side, kaya nag-resign na po. Ang layo kasi ng King eh. Example, nag-King move ka pa dito, kakainin lang eh. So, pagka-King move mo, gusto mo sanang humabol, wala, King F7 lang. Habol ka pa, wala, malayo ka masyado, sir. At nakahabol pa nga, wala, pagka-King G6, kain, 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 king move, ending, yung pawn po ay hindi talaga puta. Ayan. So, ganun po kadelay. At dahil dun, nanalo po si Papa Dubs. Grabing mga alatalbos ng kamuting dira na yun, no? Talagang sinaniman ni Mikael Tal itong si Dubov. Sabi nga nila, ito daw po ang modern Mikael Tal. Grabe. Anyway, dahil po sa panalo na yun, eto na po ang standing sa kasalukuyan. So, leading pa rin po si Ali Reza Ferrugia with 4.5 points. Ayan. Pero marami na sila. Kasama na dyan sila MBL, si Naher, sa Sikiran, and then si Shirov para on the board. Ayan. Ito namang si Layuyang Yi Caruana, Petrosyan, Yalsarin, Anton Korobov, si Arian Tari, Sargesyan, Nabara, si Jugirov Sanan, tama ba pronunciation ko? Samuel Sebian, Anton Giharo David, Diak, si Esipenko, Sarana, and Daniel Dubov. Ayun, so 4 points. So, malhaba-haba pa yung laban. Meron pa pong 5 rounds na natitira. Ano kayang mangyayari? May sasanibang pa kaya ni Tal dito? Abangan po natin. So, kung kayo po ay natuwa, nag-enjoy sa video na to, don't forget to like and pakishare na din po sa iba. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, sana po masuportahan niyo po yung aking channel by subscribing. At muli, ito po ang yung coach, PD Master Daniel Causo. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.